Hi guys, Mila Tarth here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Cancer. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Swords, the Devil, the Ace of Pentacles, and then the Knight of Swords. So, malakas yung energy dito ni Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, malaki yung chance na yung person that you're dealing with is Air Sign. Okay? So, ito si Air Sign na ito, may chance na mag-reach out sa inyo, makipag-usap. Kung hindi man, pwedeng ini-stalk ka na nitong tao na ito. This person is attracted to you. Parang merong certain connection between the two of you. Strong yung connection na ito. Okay, so sa pag-reach out nitong tao na ito sa'yo, maaaring alokin ka niya ng serious relationship. Okay, so magaling magsalita itong tao na ito, matalino itong tao na ito. Hindi lang siya puro salita, kundi makikita mo rin sa kanyang gawa. Okay? So, talagang ipupursuhan niya. Gagawin niya yung makakaya niya para magtiwala ka sa kanya at bigyan mo nga siya ng chance na maging kayo. Okay? So, tingnan natin ano yung totoong hangarin or nararamdaman or naiisip nitong tao na ito towards you. We have here the Three of Pentacles, the Hermit, the Five of Cups, and then the Nine of Pentacles. So, itong tao na ito maaaring naging ex mo. Okay? So, this is from the past. Hindi ito bago na tao. So, ang intention niya is to work things out with you. Gusto niya na, ayun nga, magkaayos kayo. Maaring nagsisi na ito sa kung ano man yung nangyari or ginawa niya sa'yo. Para siyang na-enlighten dito, natauhan siya. Kaya, tawag nito, nagkaroon siya ng mga regrets. Ganon. Sa mga nangyari between the two of you. And maybe nakita niya kung paano ka noong naghiwalay kayo. Maybe naging mas maganda ka or mas gwapo ka or mas naging okay, kumbaga, yung status mo nung panahon na nagkahiwalay kayo. So, siguro na-attract siya, mas naging attached or parang something is pulling him or her towards you. Parang ganyan. Lalong na kung halimbawang parang matagal ka na niyang ini-stalk, tinitingnan kung ano nang nangyayari sa'yo. Tapos siguro nakikita niya yung improvements, nakikita niya yung mga ganap mo. At ayun nga, na unti-unti na realize niya na meron pa rin siyang attraction or meron pa rin siyang feelings para sa'yo. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the Tower, the Chariot, and then we have here the Four of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito, parang patuloy ka niya na susuyuin, ano, maybe to fix nga yung mga naging disaster sa relationship ninyo. May mga bagay na maisasaayos,
But there are still some things na will leave you kind of disappointed. Okay? So, kumbaga, eh, hindi lahat eh, maisasaayos niya agad-agad. Okay? Pero kagaya ng sabi ko kanina, parang nagiging active siya or gumagawa na siya ng mga aksyon para ayusin yung relationship. So, mas magiging, tawag nito, mas madali yung pagsasaayos ninyo ng relasyon ninyo. And then we have the Nine of Swords, the Five of Swords, the Hierophant, the Moon, Ace of Wands, Page of Cups. Okay. So, I feel na marami kayong haharapin pa rin, ano, na mga challenges, conflicts along the way. Lalo na kapag halimbawa ang yung pag binalikan mo na siya, okay, pag official na na kayong muli, ganyan. So dahil dito sa mga conflicts na ito, pwedeng magkaroon nga kayo ng pag-aaway muli, ganyan. May mga bagay na tipong hindi pa rin siya umaamin. Pwedeng nagsisinungaling pa rin siya at magiging sanhi ng iyong pagka-stress mo, pag-overthink mo. At dahil doon, ayun, nagdadalawang isip ka na sa kanya. Okay? Maybe, may possibility na may ibang tao na ma-involve dito sa situation na ito. Kaya, ayun. Kaya parang hindi rin maganda yung nakikita ko na ending nito. Kahit na sabihin natin sa una, oo, pwedeng siguro seryoso talaga siya na makipagbalikan sa'yo, magkaayos kayo. But as time goes on, pwedeng yung commitment na yon unti-unti na nawawala. Kaya it will still leave you kind of disappointed sa tao na ito. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, so let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Seven of Wands, the Lovers, the Four of Pentacles, and then we have here the Ten of Cups. Okay, so sa mga susunod na mga araw, para talagang pinaninindigan nyo pa rin, ipinaglalaban nyo pa rin yung relationship nyo or yung person ninyo or yung lover ninyo, ayaw nyo pa rin siyang i-let go kasi gusto nyo na magkaroon pa rin ng buo or ng happy na family or happy na relationship. Okay? And then we have here the Hermit, the Tower, the Two of Swords, and then we have here the Three of Pentacles. But still, nakakaramdam ka pa rin dito ng sadness. Okay? Kasi nga, parang ang gulo-gulo nung nangyayari na between the two of you. At dahil sa magulo, hindi ka rin certain sa kung ano yung kahihinatnan. Hindi ka sure kung maisasaayos pa itong relationship ninyo or hindi. Pero, motivated ka or tipong talagang ayaw mong i-give up. Okay? Tapos, umaasa ka nga na makipag-ayos din siya sa iyo. Kasi mahirap naman ayusin ang isang relasyon kung halimbawang isa lang yung gumagawa ng paraan. Okay? Kailangan same kayo
So, tingnan natin ano ba yung nararamdaman or naiisip nitong person mo towards you. We have here the Emperor, the Strength card, the Knight of Wands, the King of Pentacles. So, malaki yung chance na yung person nyo ay fire sign, Aries, Leo, Sag. Okay? So, sa nakikita ko dito, meron pa rin naman siyang feelings, ano, para sa'yo. Maybe hindi lang talaga siya expressive, hindi lang talaga siya showy, ganon. Maybe sa ngayon pinapairal niya rin yung pride niya, ganyan. Kaya tipong feeling mo ikaw lang yung lumalaban para sa inyong dalawa. Pero andun naman yung gusto niya na mag-commit, gusto niya na mabuo din yung family ninyo or yung relationship ninyo, pero pinangungunahan siya ng kanyang pride. Okay? So, let's see ano yung magiging outcome nito. So, we have here the Temperance card, the Queen of Wands, and we have here the Ace of Swords. So, sinasabi dito, kumampante ka lang. Okay? Kalmahan mo, isihan mo lang. Darating yung time na magkakaliwanagan kayo nitong tao na to, magkakausap kayo. Kailangan mo lang talagang to believe or parang maging secure ka sa self mo. Maybe meron kang tendency to be clingy, may tendency ka siguro na maghaboy, may tendency ka na magnag, which is yun yung parang iniiwasan niya. So, you need to stop chasing over this person in order for this person to come towards you. Okay? Parang for now, pabayaan mo siya, hayaan mo siya na siya yung magkusa na lumapit sa'yo or makipag-communicate or makipag-ayos sa'yo. Ang sinasabi nga dito, antayin mo na lang. There will come a time na mangyayari yun at magkakaliwanagan kayong dalawa. Okay? Yeah, Wheel of Fortune. So, magkakaroon ng turn of events. Iikot yung tawag nito, mga roles. Kung dati, ikaw yung naghahabol, maybe sa tamang panahon, siya naman yung maghahabol sa'yo. Okay? And then we have here the Queen of Swords, and then we have here the Nine of Wands. Parang ano, nag-change na talaga yung mga bagay-bagay. Siguro sa time na tipong parang wala ka nang pakialam, sa time na tipong ikaw naman yung dumidistansya nga, doon mangyayari yun. Kasi mararamdaman niya, parang teka, bakit kaya hindi niya na akong ginugulo ngayon? What's happening? Parang ganyan. So, siya naman yung maghahabol sa'yo. Okay? So, ayan yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Seven of Swords, the Lovers. Parang ano, parang disappointed ka dito sa iyong lover or sa iyong person. May parang some kind of betrayal. Pwedeng meron siyang gagawin na palihim, patago, or siguro magsisinungaling siya sa'yo. Kaya tipong madidisappoint ka sa kanya. Pero kahit na disappointed ka, nandun pa rin yung umaasa ka, kumbaga, na siguro mag-guilty siya sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo at tumino siya or humingi ng tawad sa'yo or magbago siya. Okay? And then we have here the Tower. So, pwedeng magkagulo kayong dalawa dahil doon sa gagawin niya. Pero, we have here the Six of Cups, the Six of Swords,
And then we have here the Strength card. Susuyuin ka rin naman niya. Makikipagbati rin naman siya sa'yo after ng inyong kaguluhan. Okay, at magpa-promise siya na I will change. Okay, ayusin natin to, promise. Bigyan mo lang ako ng chance. We will make things right. We will make things, tawag ito, perfect. Ganyan na promises. Okay, pero syempre bago mangyari yun, magkakaroon muna kayo ng gulo. Okay? And then tingnan natin ano yung nararamdaman niya or naiisip niya towards you. So we have here the Knight of Swords, the Seven of Cups, the Temperance, and then we have here the Seven of Pentacles. So para siyang ano, hindi ko alam kung ano yung inaantay. Para siya, basta may inaantay siya, maybe inaantay niyang tamang panahon. Hindi ko lang magets ano pa yung inaantay niya. So, parang meron siyang hinahabol, hinahanap, na siguro hindi niya pa makita right now. So, in other words, wala pa sa'yo totally yung gusto niya. Pwede ganun eh. Kasi, hindi naman maghahanap yan kung nasa'yo na ang lahat. Okay? Maybe sa utak niya, eh, hindi pa ito yung tamang panahon to really settle down with you or to really choose you. Maybe ni-explore pa niya yung other options niya, making sure na tama yung magiging decision niya, ganun. Pero kasi, nagpa-promise-promise siya dito na magbabago siya. Pero iba naman yung ginagawa niya. But in fairness naman, okay, since nandito naman si Temperance and si Seven of Pentacles, I think darating din naman yung time na oo, matutupad yung mga positive changes na ito. Pwedeng mag-serious siya. Pwedeng ma-figure out nga niya na what he or she has been looking for was with you all along. Okay? So, tingnan natin ano yung outcome nito. Okay, outcome. Parang ang dami pang tao na may involve. Imagine ilang queens yan lumabas. So, hindi lang ikaw, hindi lang isa, pwedeng magkaroon pa ng pangalawa. So, tatlo kayo. At nangyayari yan habang nag-aantay ka sa kanya at nag-wish ka sa kanya na magbago habang inaantay mo yung pangako niya na magkukumit siya sa'yo. Habang inantay mo yung pangako niya ng mga positive changes. Okay? So, there is a conflict here of you getting what you deserve or getting the justice that you deserve. Pero since you love this person so much, I think you will keep on waiting and hoping dito sa tao na ito. So, yung betrayal niya dito, hindi lang once na mangyayari. Pwedeng maulit pang muli. Okay? So, nasa sa'yo yan. Kung hahayaan mo na paulit-ulit kang i-betray nitong tao na to habang antay ka na antay na magbago siya.
Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces